update para sa YouTube channel natin is kakakuha ko lang nung salary ko sa YouTube. Dahil doon nagpagawa ko ng mga merch. Ayokong pabayaan yung channel natin, kaya kahit papano, kahit kung anong mga content yung pwede kong gawin, ginagawa ko. I started vlogging using my motorcycle, that's why it is called Moroced. Tapos ngayon, since wala na akong motor, the only thing that we have is itong Montero. Kaya ito yung gagawa natin ng content. You have a motor too. Magpapa-maintenance na naman ako dito sa sasakyan natin. So, bali na sa 10,000 kilometers na si Montero. 3 PM is na siya, magagastusan na naman tayo. Pero ganun talaga, para at least may gagamitin kami ni Sofia. Di ba, Sofia? Yeah. Yeah. Bago tayo bumiyahe papunta sa Mitsubishi, papakita ko lang yung konting upgrade natin para sa sasakyan tsaka para sa vlogging natin. Bumili ako ng Purple Panda. What? Yung ginagamit ko kasing boya, nag-i-starter yung pickup niya kapag high decibel yung napipick up niya. Hindi maganda sa tenga. Kumuha ako ng Purple Panda. Recommended by a lot of people naman kasi. Tapos, oh nga pala, may kinuha akong dalawang ganito. Dalawang car charger. Oops, ang kalat pare, sorry. Ito, kailangan natin tong documents papunta dun sa may kasa kasi yun nga, PMS. Kailangan nila yung documents, santa ka. So, kumuha ako ng U-Green charger para dito sa Montero. Itong Montero kasi, itong Montero meron siyang tatlong outlet para pwedeng paglagyan ng ganito. So, isa to, merong isa dito sa may glove box. Meron dito sa banda dito. Tapos meron din sa likod para sa passenger natin dun sa likod. O, diba? Napakasulit. Hindi kagaya nung sedan ko dati. Yung Civic ko, isa lang. Dito lang talaga sa harap. Alright. So, tara na sa Mitsubishi. Pa-maintenance na tayo. Third maintenance. It is now 8:15. Yung appointment natin sa Mitsubishi is 8:30. So, tama-tama. Mga 15 minutes travel papunta sa Mitsubishi. Mitsubishi Motor Plaza dun sa may bandang Bukaw Kantahan. Pupuntahan natin kung saan ko binili itong sasakyan. Dun pa rin ako nagpapa-maintenance. Siyempre under warranty to. Mahirap naman kapag sa iba tayo magpapa-maintenance. Yung first 1,000 kilometers na PMS ko, ang binayaran ko doon almost 8,000, almost 8K. Ay, 8K ba? 899. Nakalimutan ka. Basta nasa around 8,000. Tapos, second PMS, 5,000 kilometers. Sophia, magkano na yung binayaran natin noon? Do you remember? No? Mas mura yung 5,000 kilometers dati. Kasi parang top-up lang yung tawag doon. Hindi siya na-change oil. Top up, tapos overall check up. Nasa 27, 28, something ganun lang yung 5,000 kilometers na second PMS ni Montero. I think dito na tayo magagastosan ngayon sa third PMS. 10,000 kilometers. Tansya ko dito, baka ganun ulit. Kulang-kulang 10,000 na naman yung maintenance. Mahal talaga yung maintenance si Montero. Yung videos na nilabas ko, last year lang din, last year ng June, nakapag 3rd PMS na siya, wala siyang binayaran. Ang sabi hanggang 20,000 kilometers walang babayaran. Bibigay mo lang sa kasa, i-maintain nila. Babalik sa'yo, okay na. Pero ayaw nila mag-video sa loob, ayaw nila ipakita yung ginagawa nila. Yung isang nagustuhan ko dun sa maintenance ng videos, kahit napakadumi ng sasakyan na ibibigay mo dun sa kasa, babalik sa'yo, malinis na. So, parte ng maintenance nila yung car wash siguro. Dito sa Mitsubishi, wala. Talagang, yung nakalista lang yung mga gagawin nila. Change oil, mga kailang palitan, wear and tear. Ganun si Montero.
Sir, good morning. Sir, naka-appointment ako ng 8:30. Ay, doon na po tayo sa baba, sir. Nilipat na to. Opo. Ah, okay. So, wala doon na po lahat, sir. Showroom na lang po ito. Nilipat na po yung ano natin, service. Alam niyo po doon sa baba? Oo, sir. Yung second tsaka first PMS pa doon naman. Ah, sige po. Salamat, sir. Okay po. Ay, hindi na pala dito, mga pare, yung service center nila. Pare, thank you. Diretso na ako doon. Dati kasi yung first PMS tsaka second PMS natin, dito muna tayo ikikita. Bababa lang kayo dito sa may Bukawkan. Pagkadating nyo dito sa may Patag Banda, may kalsada dito, papasok. Ayan o, yung hinintuan ng jeep, pare. Pakit tayo dyan. Mabal niya alaak doon ko, extra. Ay, simple. Saan ito G-Con ngayon? Jay, niya na ganito yan. Nakakarga dito yung brake cleaner nga din. Ay, nang sarang amin eh, sir. Ay, nang ibas day. Ilang linis ko, matang di ko alag eh. Ah, okay. Kung ano din na bati. Ay, tapos na po ang maintenance ni Montero. 10,000 odometer. Ang mahal ng maintenance niya. Nagpapa-maintenance ako, feeling ko nahuhold up ako. Ang mahal ng maintenance. Kulang yung cash ko, kaya credit card na lang pinambayad. Hindi lang, papagilid ako dito. Papakita ko sa inyo yung resibo. Sheesh! Ng Montero natin para sa 10,000 odometer, 10,000 kilometers odometer, 9,323 pesos. Tapos kinailangan bumili pa ng coolant kasi nagbawas yung coolant. Sakto lang naman, normal lang siya kasi from full nabawasan punta sa may gitna, eh sabi nila mas maganda daw kapag nasa full. So bumili ako ng coolant. So yung coolant nila is 1,021. Isang galon na yun. Dun sa maintenance, total of 9,323. So parang 10,344. Kasi mga pinalitan dito is one piece oil filter, 1,240. Drain plug washer, 134. 8 liters na synthetic oil, 604 yung isang litro. Times 8. So, 4,832, parang 5,000, oil pa lang. Brake cleaner, normal lang to, 229. Naubos nila yung buong brake cleaner, kamo, sana kung may sobra sana. Panlinis lang sa brake ng motor ni Papa. Tapos, butt stop squeal, ano to, 600 pesos. Walang ganito last time na nagpa-maintenance ako eh. Sandpaper, 30 pesos. Yung labor nila is 2,250, so
sa 10,000 kilometers hindi na libre yung labor. 2,250. For your next PMS appointments, please call. Next na PMS daw natin 15 kilometers na on January. Pero actually baka hindi ko mamimit yung January. So baka yung PMS natin, depende, basta maabot ko yung 15,000 kilometers. Pa nga ba? Tara. At least nakita nyo kung magkano. Uwi na ako. Na yun, gumastos tayo ng 10,000 plus.